Thank you ka Farmer Narciso. At uwi na po sila. Salamat na ingat po, God bless po, God bless. Opo. Ingat po kayo, ingat. Sa Facebook mo at YouTube. Sige po. Thank you. Ayan, ako kumuha din po sila ng 20 cc kay Kuya. Ayan. Takto lang. Ayan, oh. Ayan. Papa nasa abroad. Ano pangalan niya? Pangalan. Ferdinand Buwan po. Ayan, Ferdinand Buwan. Umalis na yung ano mo? Oh, ano yun? Dalawang order nun. Isang magandang buhay mga ka-farmer. Maaga tayo ngayon dito dahil meron po tayong apat na naman na lechon. Ayan, back ano po tayo? 424. 4 day 4 lechon last 2 days and then yesterday po ay 2 and then 4 na naman ngayon at bukas meron, di ko lang po abisado kung ilan. So ayan at unang-una syempre nagpapasalamat tayo sa blessing at nakakapagpatuloy po kahit pa konti-konti. So ayan. Meron po tayong apat na order ngayon. At syempre, maganda po ang umaga. Ayan, mga yung pinto po. Okay lang naman po ngayon 'yan, kahit maiwan nating nakabukas kasi wala naman po talagang ano. 'Yan po ay isasara natin pagka ano, pagka sumalanta na naman yung ano. Pero ngayon, tingnan niyo naman po mga farmer. Wala po kayong makikita. Ito po yung normal days namin. Ayan, yung mga lamesa. Kikita ninyo. Normal po yan na as in kahit nga po hindi na natin kailangan screenan. Ayan o. Wala po. Pero yun nga, pagka dumating na naman ang pagkakataon ay mapupuno na naman tayo. Kaya kailangan natin sara na palagi itong ano, pintuan. So, ayan at si Lindon, ayan, prepare na. Meron pa po kaming tinitimplang isa. Tapos may alauna. Tatlong alas gis ito ano? Tatlong alas gis po at ano? Ano ba tawag dito? Isang alauna ay ka-Farmer Jess. Ayan po. Tapos naisip ko kagabi, kung hinihigpitan tayo sa YouTube na pakita yung lechon, baka doon na lang po kami sa Facebook page. Anyway, medyo marami na rin naman ang follower. So ayan po mga ka-farmer, muli po inilalapit namin pagka kung okay lang po sa inyo, ano, paki-like na po yung aming Facebook page. At doon na po tayo mag, subukan ko po na makapag-tutorial doon, ano. Hindi ko pa masyadong kabisado ang pag-upload. Pero yun, sa Facebook page po ay baka mag-tutorial tayo. Yung isi-share natin, syempre, kagaya ng dati, mga nakakamiss ng umiikot ang lechon, upload po tayo doon. And ayun, paki-like na lang po. Tapos mamaya, ikutan natin yung mga alaga natin, syempre. Ayan, oh. Ano naman na? Paano kaya ginagawa nila pag malakas ang ulan? Ha? Diyata ng mano. Di, dapat natin matanggal yung mga kahoy doon pagka may free time tayo. Saan? Oo, doon. Wala si Rizal, oh. Lipat na dyan. Tapos gagawa tayo ng anuhan doon, tulugan. Kasi yung mga naandito, palagay ko, natutulog doon sa ano. Etong tatlong ito, pero magaling ah. Tamo tuyo na agad, oh. Ayan, ma. Ayan, oh. Magkano? Ayan, magkano yan? 2 kilo. Ayan, oh. Para medyo mabupit yan. Ayan. Teka lang ito, mga ka-farmer, oh. Pakisupport po yung channel niya. Ayan, anak ni Mike. Kaibigan ko po na nagbababoy. Eh, nainggan niya po siyang mag-vlog din. So, ayan. Mabait na bata. Sinasamahan niya po yung anak, tatay niya sa paghahanap buhay. Ayan. Pork chop, magkano ang kilo nito, tol? Maganda yung baboy, ha? 300 lang. 300. Mahal ng baboy. Ayan, no? Magkano lahat? Bali,
kumusta naman ang katay-katay? Yan ha, sa'yo ako bumibili ha. Bali 560 lahat. Ha? 1A, 1560. Tama ka ha? Oo. O mamaya, kumulang, lugi ka. Si Jibo yung murder din. Ah, okay ha, si Jibo yan. Ah, di kasi nag-ano siya. Kantin. Nagka-kantin siya, umakuha mo yan, maganda tol. Kumuha siya 10 kilo. Oo, oh, at least, di ba? Kasi medyo mas mura sa'yo kaysa sa ano. Palengke, 300 lang yung binigay ko sa'yo. Bali, ang akin, 960 tsaka 600. 600 yun. 960. 1520. Tama ba? 600 to, 1560. Okay. Ayan, balik po tayo dito sa farm. At ayan, lechon day po tayo, mga farmer. Ayan. At pag-aaralan ko po yung Facebook page para maiano natin, doon na lang po tayo maglilechon. At kay Facebook okay lang makita ang makita ang lechon na umiikot. Kay YouTube ayaw. At doon na lang po natin iano yung mga baboy natin. Ayun, galing po ako kay Narding. At sayang no. Sabi ko magaganda yung native eh. Nadaan ako kahapon, sabi ko bukas na andun pa yun. Pinakyaw daw. Sayang. Ang gaganda ng inahe, nakita ko kahapon eh. Sabi ko, mga Cantonese yata. Sabi ko, dadaanan ko na lang. Kasi okay naman na tayo. Ang gagawin ko, papakawalan ko na po para hindi na, So far, so good naman tayo sa mga ating hens. Yan, ito pang susunod natin yung project. Kaya hindi ko pa po ito mapagawa. Kailangan itong asintahan. Aasintahan to. Hindi ito basta-basta tatapala lang ng simento. Tapos babakalan natin kahit gis lang. At ayun, puti pala yung nangingitlog. Ayan oh, mga farmer. Ito, darag chicken din yata ito. Ganyan po ang kulay ng darag chicken. Ayun din. Pero pwede rin masabi yung mestizo na. Tapos sinabangan natin tong ano ba tawag dito? Abangan natin tong dinilimliman ni Dekalb. Oy, ano? Explore ka dyan. May mga magagandang hen. So at least meron po tayong 8. Halos yun nandito, nangingitlog yan. Isa naglilimlim. Oh yan, makakapagparami tayo. Wala naman na. Tapos na yung tapos na yung salot. Yan po ang nakasurvive. Wala naman ako nakikita pumipisik at humahalak-halak. Yan o. Special tayo sa ating baboy. Ayan, marami po pala ang nag-agree sa kambing project natin. Kasi nga naman sayang yung potential ng lupa. Eh, makakalibri naman po tayong mag-ano dyan. So, tingnan natin. Kaya lang, ako naman, ayoko po ng imported. O, sabihin na natin na crossbreed. Kasi ang inaano po natin is mainit po sa mata, mga farmer. Mainit po sa mata. Marami din po kasing dumadaan dyan. Kaya pagka native, hindi nila pansinin yun. Dead ma lang sa kanila. Pero pagka may lahi, lalo na yung malalaking tinga, mainit po sa mata yun. Alam nyo yung kwento-kwento na dun may maganda, ganyan. Ako, alam nyo naman, para wala po tayo masyadong isipin, pag native na lang po muna tayo para less yung pag-aalaga natin din. Para wala tayo masyadong alalahanin. Andito na po yung magpipick up. Oy! Akala ko hindi kayo kasama. Hindi talaga ako sasama. Eh, paano? Ano, wala yung driver kong nakakaalam. Mayroong pinuntahan. Kaya kami. Oo. Mukhang mga kasama nyo ay Oo, mga kasama ko. Mga teenager.
Ah, hindi. Puro lolo na yan. Puro mga lolo yan. Kasama ko sa gawain natin yan. Ah, sa ano po kayong ano? Anong... Hindi, meron kami. Katoliko ako pero may gawain kami sa Galilee na... Ah, parang... Ay, pwede. Walang... Walang rally. Ah, so parang ano po ano? Parang... may mga grupo na gumagawa ng mga... Charity works, ganyan. Mukhang mga bigatin pa mga kaibigan niya. Land Cruiser. May nakikita ka bang... Thank you, Ka-Farmer Narciso. At uwi na po sila. Ingat po, God bless po. God bless. Ingat po kayo, ingat. Sa Facebook mo at YouTube. Sige po. Thank you. Ingat po. Ayan, ano po sila, yung mga samahan po nila mga nagkakawang gawa din po, mga samahan po ng mga God-fearing people. Ayan. At ito naman yung susunod, mga ka-farmer. From, ano naman to, dito lang to ata sa may Pampanga, malapit kina Bebe. Ayan. Si Kuya Jesse pala to. Siguro narinig ko ibang sasakyan ang gamit ni Jess. Ayan, si Ka-Farmer Jesse. Ang aga mo naman. Inagahan ko para makapuntuhan tayo minsan. Umalis na yung ano mo? Ano yan? Dalawang order nun. Naririnig ko, binobola mo na naman, lady, ah. Talagang bulera ka, ah. Ayan oh, mga ano po, mga nag-pick up po ng lechon natin. Ayan, maraming salamat. Ayan. Oh, shout out nga pala, pwede. Opo, sige. Shout out po sa mga taga Bataan. Kaya ako kami pupunta rito dahil birthday ng misis ko. Ayan, happy happy birthday. Napaka ano naman, napaka sarap naman ang pakiramdam at kasama yung lechon namin sa birthdayan ninyo. Ayan, thank you po. Shout out din sa taga Germany. Oh, yan. Yung kapatid nung misis ko. Maraming maraming salamat sa mga tulong na binibigay niya. Thank you, thank you. Galing, ano? Yung kapatid ko na sa Abu Dhabi. Idol niya kayo. Ay, thank you. Siya po yung nagsabi sa amin. Tikman daw po yung lechon dito kasi masarap. Maraming nagsasabi. Actually, yung kahapon na... Kailan ba yun, lady? Anong isang araw, ano? 18 ko yan, dalawa. Dalawa, tapos ngayon, kumano siya dalawa. Dami palang saradong daan doon sa... Hindi, yung mga maliliit pong kalsada siya. Ayan, o. 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 Ano yung pangalan niya? Pangalan. Ferdinand Buwan po. Ayan, Ferdinand Buwan. Ka-Farmer Ferdinand Buwan. Barkada ko sa Amalbataan. Sabi mo. Taga-Samalbataan, shout out po. Ayan, Ka-Farmer Ferdinand Buwan po, ano? Ayan. Ka-Farmer Ferdinand Buwan, hello po. Maraming salamat sa pag-recommend ng aming lechon. Ayan. Ayan, ako kumuha din po sila ng 20 sisiw kay Kuya. Ayan. Sakto lang, dayaw. Ang bango ng lechon na yan. Sarap daw, natikman ng misis ko. Sarap daw ng lechon. Natikman yun. Baka kaya sabi po niya baka langawi kasi kinurot ko po yung ulo. Kaya binutas ko. Thank you po, ingat kayo, ingat. Kaya pagbalik yung kapatid ko. Oo, sige, welcome naman. Pagka ano, gusto nyo, agahan ninyo. Pwede kung may ano ba, mag-fishing. Agahan na po namin, palis po kami ng 30 dun eh. Aya nga. Eh kasi gustong-gusto po nung kapatid ko makarating dito sa farm kaya hindi ko kayo tumawag para mag-retire. Actually, ako naman po ang pinopromote ko yung December darating. More on retirement thing na hindi naman pang negosyo. Kumbaga parang pag ikaw ay nag-retire na, yung magiging hobby mo, libangan ba? Kasi kung retire ka naman, mostly meron ka naman ng pension. O kung sinuwerte-suwerte, meron ka pang business na, di ba? Kahit pa paano magbibigay ng income. Diba? Yung itong farming, pang ano na lang, yung at least makakapag-relax ka, di ba? O sabi ko nga po, pwede papawisan ka sa umaga. Fishing, eh. Oh, pwede naman po. Na ano, mayroon siyang talapia at ano. Ka-Farmer, kamusta yung bibili mo yung lupa doon? Saan ba yun? Yung araya? Alin po? Yung sa bundok, nabili na yung Ka-Farmer. Nabili mo na? Opo, na. Nabili na yung maraming atis. Oo, dito lang yun. Diyan sa taas.
Diyan. Ando na. Oh, okay na po. Kaya langin nga, hindi pa namin makasikaso. Dahil yung dating caretaker doon, nakiusap na patapusin muna yung artist dahil nakautang na daw siya sa ibang tao. Sabi ko, sige. Be, ano? Eh siguro, baka 100-200 lang per square meter noon. Ano lang naman kasi rights lang po yun eh. Oo, edi murang-mura. Rights lang. Kaya ano, yun lang, marami din palang bawal sa rights. Bawal bakuran, bawal... Mahirap ang sabi ko. Oo, ganun din sa akin. Sabi ko kahit range net lang sana kung sakali parang may mag-aalaga ako ng native na manok doon. Parang hindi naman mangi-istorbo sa iba, baka may tanim. Dami niyang bibili. Ito, dami ng ano, iba-ibang kuwan ho 'yan. Ito po yung itim, yung black. Ah, oo. Tapos ito mga crossbreed na 'yan, nakahiwalay. Paitlogin sana eh, may mga tinamaan po yung iba eh. Ang personal namin na itlog. Masarap talaga yung personal, makapag-produce sa sarili mo. Kasi yung natural lang kinakain niyo. Oo. Lalo na yung Ayan, maraming pong salamat kay Ka-Farmer Narciso ng Bustos, Bulacan. Ka-Farmer Ferdinand Buwan ng Dubai. Ayan, maraming pong salamat. Ay Ka-Farmer Jesse. Ayan. Sa mga umorder po ng lechon. At syempre, sa walang sawang pag-suporta nyo sa amin. So, ayan. Okay na. Bukas, wala po tayo. Pahinga tayo dahil may na-cancel. So ayan, pahinga na si Lindon, mga farmer. Ano, tapos na ang session? Pahinga na. Ayan, kumita na. Muna bago pahinga. Marami pong salamat at okay na mamaya, ikot po ulit tayo. At double check tayo sa mga alaga. Sarado na natin. Ano kuya, dadalhin mo ito ang atay? Oh. Pangganay atay at makapagpahinga na din ng konti. And balik tayo mga farmer sa ating mga alaga. Ayan o. Oh. Yung isang decal nakawala na. Ayan. Tapos meron pala akong message na kung may mabibili tayo na native chicken na darag mga farmer. Yung alaga po ni Sir Manny Pinyol. Mga darag yun. Darag o darag ang tawag. Basta ganun. From Iloilo po yun. At ayon sa aking na research isa siya ang the tastiest chicken in the Philippines. So ano, try natin mag-alaga noon kung makakakuha tayo ng rooster ay papalitan na natin si ano si Decald, no. Okay lang naman na tanggalin natin siya at darag na lang ang ipalahi para hindi makalabas yung lahi ng purong darag. Tapos yung mga babae natin dito, darag na din ang maglalahi. So, ganun na lang ang gawin natin. Kung may makukuha. Kasi nagtanong ako, ang post niya minsan mga day old lang. Medyo may kamahalan kasi 2 months old. Nasa 550 ang benta niya. So, ganun. Pwede na natin maging ano yun. Isa din sa magbibigay sa atin ng extra income just in case maparami. Ano? So, ganun na lang po. Tapos ipapaano niya, hindi na natin kailangan bumiyahe pa, pwede niyang ipa-lalamove, ipapa-rider. Okay lang naman yan, para at least po magkaroon din ng income yung rider. Ayan, titingnan ko kung ilan ang barako dito. Ayan, ka-Farmer Noel, barako, 1, 2, pero kasi meron ako ditong pinalit. Alam ko kay ka-Farmer Anthony, ayun na, andun yung isa. And then mawala yata yung may barakong ano. Yung kay Jun nagbigay din siya ng barakong ayun yata yung sa kanya. Hindi ko na matanda ng itsura. Lumaki na din po kasi yung mga barako namin dito. Yan. Yung kulay itim na barako na wala. Ayun, nandun. Kasi nga daw, para ma-maintain natin na malalaki ang mga ducks, dapat nagpapalit tayo ng barako every year. Kikipag-swap. Tapos balikan natin yung chicken natin yung mga native natin.
Talaga daw ano? Ganun daw po talaga mga native na manok. Matutulog sa ano, sa puno pag inulan. Ewan kung maalis sila o hintay na lang nila na ano. Bagay, nasa ano naman, marami naman dahon po na natataguan. Ayun. Ayan. Ang kulay po ng darag, ayan, ayan, parang ganyan po ang itsura niya. Yung medyo brown na may ayan, ayan, ganyan, ganyan po, ganyan. Medyo dark pa ang kulay niya. Ganyan po. Ayun, parang ganun. Parang ganun. Pero malalaki din daw ang hen eh. Ayan, yung sabi doon, yung timbang ang sinasabi nila, average weight daw, maabot din naman ng 1 kilo. Ay, panaglilimlim yung puti ah. Isa pa lang talaga ang naglilimlim. Marami na din pong itlog. Hindi ko alam kung nag-share-share na naman sila. Oh? Laki din ha, mga ka-farma. Laki oh. Ba, hindi biro ah. Ba talaga yung nakakawala? Actually, wala naman po sa size. Wala po sa size ng itlog ang fertility. Yung fertile yan, kahit maliit yan, mapipisa yan. Huwag lang yung piwi na parang ano naman na talagang basal na basal. So, ayun. Na talagang dalawa atang nag-iitlog dito sa ano. Share na naman sila. Ayan. Presi na eh. Para saan mo ihanda yan? Saan? Yan. Ay, pangkatay natin. Pag lumaki, kakatayin natin. Ayan. Bakit? Kala ko, pambasing sa bahay mo. Oh, matagal pa yun. Bahay natin, matagal pa yan. Ayan, mga farmers, akala nila dun sa pag-blessing daw ng bahay. Baboy. Matagal pa yung bahay. Unti-unti lang yun. Yan o, checkin natin kung nangitlog uli. Siyempre, sana madagdagan. Oh, what? Birang manok naman ito. Siguro, siguro, ay, oh, yay. Butas, mga farmer. Lumulusot ang itlog. So, ang gagawin natin ay, lumusot. Kaya pala nahuhulog. Ayan, may ano, may, laki ng butas. Yan na, okay na, ginawa ko na. Tingnan nyo mga ka-farmer. Ang upo ay ang problema, ang mabigat ang upo, bakit ito lang ang tali na ginawa nila. Ayan na po ang upo. 2 days yun lang hindi makita yan, dapat malaki na yan mga ka-farmer. Pero pag hindi yan lumaki, ay, ibig sabihin, yan ay sira na, hindi natutuloy. Tapos sabi ni Bebe, nakita niya yung video, ang lalaki na pala ng pipino ko, sabi niya. Eh, yun nga, sabi ko, mag-harvest pa ako eh. Yun naman, ito ka lang muna. Oh, sabi niya, hindi ko na-harvest yun to, Bebe. Hindi ka maihintay niyan, oh. Ito pwede pa yan, lalaki pa. Ewan ko kung kinain na nila yung pipino. Na lady kaya. Yun o, laki. Yan, fishing time na po tayo mga ka-farmer. At dito ako nagpuesto kasi naandito kanina. Ang dami. Nag-oxygen sila. So,
Let's try our luck again. Makahuli tayo ng malaki-laki. Papakawalan din uli natin yan. Na, ginagalaw-galaw na. Oh. Makahuli tayo ng malaking hito. Yan. Kakatatapos lang po ng trabaho. Yan, bukas, day off tayo sa lechon. Anyway, medyo busy po tayo kaya okay lang naman. Kakapag-focus tayo dito sa ano, sa dream house natin, mga farmer. So, ayun. Ano? Checkin natin. Meron tayong almost an hour to ano? To fish. Yan mga ka-farmer, medyo tayo may oras para mamingwit. Nandito yung mga hito. Nagpakita na kay Nelnel yung ano, yung hito, kaya lang parang hindi pinapansin ang aming pain. Bulate lang po ang pain namin. Si Junjun naman, bulate din lang po yung pain. Doon siya nakahuli. Ayun oh. Doon sa kabila isa. Pagdating ng padilim na, dito ang marami. Parang sarap gamitin ng pamingwit ni Papa Yaman, no? Ha? Ah, ganyan din in order mo? Ayan, no? Kasama ko po si Nelnel. Ayun oh, dito sa kabila. Ayan po mga farmer, bokya po tayo. At ganun pa man, ako'y tatakbo na. Dilim po ang hinaharap. Malakas ang ulan. Ayan oh, dilim na. So ayan po mga farmer, hanggang dito na lang. Better luck next time na naman tayo. Basta ta tuwing hapon, try po natin na makapag-cast ng ilang ano para makahuli po ng curious na rin ako kung gaano kalaki. So ayan po, hanggang dito na lang. Maraming salamat at magandang buhay. Ginagalaw yung paing ko pero maliit yan sigurado.